pa iba-ibang panahon, mas malakas na bagyo at mas mainit na summer, at habang tumatagal, mas lalala ang mga ito habang tumataas ang ating carbon emissions. So anong pwede natin gawin? Hey guys, my name is Jody. Jody. At pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga ginagawa ng Pilipinas para bumaba ang ating carbon emissions. Ang greenhouse gas emissions ngayon, siya yung unang-unang pinanggagalingan ng pag-init ng ating mundo. Right now, the estimate of scientists is nag-init na yung planet ng 1 degree average. But in some places, it's already hotter by 3 degrees. Yung epekto nito, kapag hindi natin napigilan yung greenhouse gas emissions na to, doon sa level na kayang ma-recover ng ating environment, magtutuloy-tuloy ang pagkasira ng ating ozone layer. And with that, papasok yung sobrang init. And afterwards, nararanasan na natin halos ngayon. Malalakas na pagbaha, pagbagyo, iba't ibang klaseng sources yan. And one of that is yung carbon dioxide emissions. Unang-una is yung power generation. Ang electricity generation natin at present ay nanggagaling sa mga fossil fuels. Yung mga uling, ginagatong yan at sinusunog para makapag-produce tayo ng electricity, ng energy. The next would be yung transport sector. So alam naman natin na yung paggamit ng mga oil, ng langis, ng mga gasolina and diesel na ginagamit natin sa transportation, sinusunog yon at ayun ay isang carbon dioxide and monoxide and marami siyang mga elements na ini-emit sa ating atmosphere. In all of the cities, Metro Manila yung pinakamataas na emissions from transport. So we have to prioritize transport because as we grow in our population, as we grow in economic activity, we move from one place to another, more and more people are traveling. So the low carbon transport systems that this forum is promoting is going to allow a transformation in the way that we move our economy, that we move our goods without polluting the planet or causing its warming. Long-term goal natin is ma-replace natin totally yung mga old and highly emitting vehicles. People have to find a way to connect and to look for their next mode of transport, connecting from airplane to bus to jeepney to tricycle and so on. It should be interconnected so that we are more efficient, we use mass public transport, and we also allow our people to have friendly urban spaces where they can walk, where they can experience fresh air and not have to resort to using pollutive fuel, no? Having to ride between short distances. So let's think long term, let's think clean and green, and we should support low carbon systems for the future generation.